Ang didiscuss ko naman ngayon ay tungkol sa paggawa ng ellipse. Kung makikita nyo sa screen, meron akong mga lines, mga vertical lines, at saka dot. Itong dots na to, ito yung tinuro ko previously sa paggawa ng points, which is ito yung mga point. Sa paggawa ng point, type nyo lang point, enter, at makakapag-create kayo ng point niya. Papalitan natin yung point niya ng point type. Point type, p-type na, enter. So, lahat ng point yan, kung ano yung click natin dito, magiging katulad niya. Okay, yun na siya. Ngayon, erase ko itong dalawa. Create na tayo ng ellipse. Sa pag-create ng ellipse, pwede kang gumamit ng command line, type E-L-L, lalabas na yun dyan. At nandito yung options niya. Pero mas maganda, escape ko, dito tayo magsisimula. Ito yung command na gagawin natin, yung toolbar. So, click natin tong drop down, simula natin center. Click center, then make sure na yung OSNAP setting natin, naka-on yung node. Kasi ito yung point. Let's say, i-turn off natin yan. Itapat nyo dyan, hindi siya madedetect. Nearest point lang madedetect niya. Samantalang pag naka-on yan, check natin. Yan siya. Didetect siya. So, escape ko. Simula natin ulit. Center. Center point. Then, horizontal point. Then, vertical point. Yan siya. Ngayon yung ellipse. Sa ellipse, pwede ka makapag-create ng perfect circle. Basta mula center point going to horizontal at center point to vertical ay same distance, makakapag-create ka ng perfect circle. Tignan natin. Ulitin natin dito, then horizontal point, then vertical point. Yan siya. Sunod naman natin, sa pag-create ng ellipse, gamit yung axis end. Click natin to. Ito yung axis, ito yung end, at ang vertical point. Yung ellipse, pwede nyo rin i-drag. Pwede siya maging vertical ellipse, or pwede maging horizontal, or pwede maging perfect circle. Sunod naman gagawin natin, itong ellipse elliptical arc. Para din itong axis end, may konting difference lang. Simula natin. First point, second point, third point. Ngayon, nagtatanong siya, start angle. Pwedeng maglagay ka 90 degree, 180 degree, pero click na lang natin dito sa horizontal. Click dyan. Tapos, auto off natin by pressing F8. Nakikita mo, pag naka-auto on siya, ayan siya, nahati ka agad siya. So, click natin dito. Ayan siya. So, ibig sabihin, yung ellipse pala ay pwedeng maging circle at pwedeng maging arc. Ngayon, paano ba ginagamit ang ellipse? Let's say, itong gitna na to, gagawa tayo ng maliit na cup. I-copy lang natin to. Dito. Tapos, i-trim natin yung loob. Erase natin to. Erase natin yan. Pwede ka makagawa ng tube in 2D or pwede ka maka-create ng cup. So, copy natin to, paste dito, rotate, T, move natin pababa, trim, set natin ng ganyan lang. Kunwari, meron ka ng
cup. Diba? Ano pa ang pwede mong gawin sa ellipse? Let's say, meron kang ginagawang decorative design. Copy lang natin to. Copy natin dyan. Then, copy ulit natin. Mula dito. Kung mapapansin nyo, may option ditong array. Click nyo yung array. Tapos, copy, enter number of items to array. Let's say, 3. Ayan. Tatlo. Ituturo ko din sa inyo. Tapos, copy din natin itong tatlo pababa. Click dyan. Click natin ulit yung array. Then, 3 ulit. Then, click. Escape. Gawa tayo ng hatch. Yung hatch na madadaanan din natin. Tuturo ko din sa inyo yan. Ayan siya. Kunyari, ito yung mga butas ng ginagawa mo, ng decoration mo, at ito yung hatches, ito yung solid. Yan ang mga posibleng gamitan mo ng ellipse. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo rin kakalimutang mag-like, subscribe, at i-share para sa kumpletong tutorials ng AutoCAD 2020.